Kuya. Good morning, Lola. Good morning, Don. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Lahat po ating mga kasambahay, good morning po. Good morning, of course. Napakaluwag. Alam mo, sinasabi nila, ay, ako, wala akong pasok pagka-holiday. Ako na lang ang pakonsuelo. Masarap naman bumiyahe pag holiday, di ba? Wala silang pasok. Ano yung ibig sabihin? Gusto mo talaga holiday para walang traffic? Abnormal yung traffic pag ganito. Abnormal pag maluwag eh. Sandali lang yan. Sabi normal pagka ano, magulo. Yes. Mahirap naman laging holiday. Anong gusto nyo? Puro sarap. Oh. Next week, sila lang naman Lola. Lola eh. Next week, ganun na naman. Monday, wala ulit pasok. Wala. Pero konti lang. Konti lang ang nagbibiyaya. Ako yung nagagaling araw-araw sa Kalamba. Doon, magmula sa Kalamba, isang oras. Ang tagal lang ang sasakyan itong araw na to. Kasi konti lang, bawas na yung biyahe. Ngayon, niwa ko na yung sasakyan ko doon. Ayun, LRT. Puro bus. Hindi, walang LRT po eh. Yun ang disadvantage pag holiday, then konti lang yung bumabiyahe. Konti lang bumabiyahe. Saka matagal maghintay sa mga terminals. Tagal. Buti kami ni Brian, bitik lang. Bisikleta. Bisikleta. Tsaka tila walang maraming lumuwas sa mga probinsya nila. Kasi nga, pamaya pala. Baka, pamaya hapon. Mamaya yung hapon yung expect talaga. Anong balita, Beth? Tomorrow ba is a holiday? No. Walang, ang eskwelahan lang wala? Hindi, walang pasok. Wala. Sa school? May pasok din. Meron lahat, pasok. Lahat meron. Akala ko bakasyon muna ang mga bata. Madalas ang ganyan eh. Pasok. Meron na, okay. Panahon ni Gloria, automatic yun. That applies for public schools lang. Pero yung mga private schools kasi mostly meron silang sem break. Okay. Tsaka yung iba, at rest pa talaga yung pasok sa mga private schools. Yung mga college din, ang bugso talaga ng tao niyan sa Lunes. At Martes, dahil holiday yung month. Hindi mo na pwede sabi economic holiday, galing sa sementeryo. Nuusog yung mga ganyang ano eh. Oh. One week. Ah, one day. Oh. One day. Automatic ba? Alimbawa, holiday economics yun eh. Ang holiday, it falls on a Sunday. The next following day, yun ang holiday. Kahit Friday yung holiday, minumove ng Monday eh. Oh, yun po pwede. Kasi kung walang pasok bukas, tapos siyempre mga nasa probinsya, aalis sa probinsya itong araw na to. Hindi lang pakahirap dahil bukas eh, may pasok na, di ba? Ganun talaga. Ang umpisa ng uwian, mamayang gabi. Hanggang bukas ng umaga, hanggang mga pabalik dito, lunch time. Lunch time, balik traffic na. Tomorrow. Ang iba naman, pagkatapos pagkadalaw nila sa mga libingan, diretso na, balik na ulit yung mga... Dapat kasi dumadalaw na sila yung hindi na yung okasyon na... Yung okasyon. Na, yung para ano. Yung iba kasi Sabado sa Linggo eh. Tsaka yung iba kasi, syempre nagtatrabaho sa ibang lugar. Ito lang yung chance umuwi dahil holiday. Diba? Kaya, pero yung malalayong project. Pinagawang ano na, umaga reunion, family reunion. Kaya yung mga tatawid pa dagat, yun ang mabigat, you know? Nadadgon nila eh. Nadidelay sila rin sa, didelay sila sa terminal. Pero mahigpit na ngayon yung seguridad sa mga ano, mapantalan. Dahil inaasahan nga na mamayang hapon, start na yung balikan ng mga tao. Totoo. Pero ba kahit ganitong akasindot, may mga gera pa ba nangyayari? Bakit? hindi naman gera, Minyong. Ang sabi ng militar, kahit na may pistok, sabi ng militar, lulusubin nila, yun talagang mga rebelde. Hindi naman yung mismo MILF eh. Yun ang sabi nila. Pero ang balak yata... Pero hindi naman, wala just let up eh. Ang balak ng Senado naman, sugurin din ang mga rebelde ng 31 million. Ano? Nagsalita na sila regarding that. Pero bago yan, dito muna tayo sa Philippine Star. JI leader believed killed in airstrike. Zamboanga City, Philippines, the military is verifying reports that a Malaysian Jemaah Islamiyah JI terrorist was among the five militants killed in an airstrike launched by Philippine Air Force bombers last Sunday at an Abu Sayyaf camp in Indanan, Sulu. Brigadier General Romeo Tanalgo, commander of the Sulu Island Commander of the Sulu Island Command and the Joint Task Force Sulu yesterday said five Abu Sayyaf members, including three sub-leaders, were confirmed killed during the bombing in Mount Tukay at the Kawaran Complex in Indanan. Nakakasaya ba yung ganyan? Parang hindi, no? Si Maya Islamiyah. Hindi siya masaya. Kung hindi,
kung talaga totoo yung, di ba? Report. Hindi. Kung totoo talaga na yun mismo, yung tao na yun ang napatay nila. Yung hinahanap nila. Kung confirm talaga, hindi pa naman eh. Limang tao lang, tapos meron dalawang sub-leader, meron isang leader, tapos meron ibang dalawa pang nakasama. Sana kung yun talaga, eh magandang balita. At least mababawasan yan yung mga rebelde. Di ba may ongoing po na peace talks? Paano po yun magpupush through kung ano, kung meron namang namamatay naman po sila? Hindi naman, kasi ang nangyayari, ang militar pumapasok ngayon doon sa area ng mga rebelde. Hindi naman nila sinasabing area ng MILF yun eh. Kasi meron na mga jurisdiction sila ngayon binibigay. It must be 4 kilometers away from the... Mga checkpoint. Doon sa kanilang area. Na meron sila identified na area eh. Tapos 4 kilometers away, doon ka lang hanggan. Pero pagka lumusog ka, kaya yun ang nangyari doon sa 19 soldiers eh. Lumagpas sila. Pero ang rason naman daw ng mga militar noon, kaya sila lumagpas doon. Hindi sila after doon sa MILF. After sila, doon sa mga rebelde. Meron silang inahabol. Pero, nangyari na yun eh. Kaya parang... Pag election, alam mo, nangyayari dyan sa mga area na yan, election na meron silang tinatawag na safe conduct pass. Pwede ka mangampanya doon sa area na yun. Alam mo, mabigyan. Pag-election, pwede. Hindi lang MILF, pero kahit ang NPA, nangungulekta sila. Lahat ng politiko, pagka pumasok doon sa area nila, parang mag-donasyon daw, sabi nila. Yun ang nakapagtaka. That's taxes. Yun ang taxes. Alam mo, nung ARMM election, ano? Nung panahon ni Miswari ba? Pumasok yan sa Puerto Princesa. Ang bodyguard niyan, 100. Na tao. 100? Nung pumasok sa puerto, hinarap sila ni Ed Hagedorn. Ang sabi ni Ed Hagedorn, hindi pwedeng pasok ng mga bodyguard mo yung baril sa loob ng puerto. Talagang binawal ni Ed Hagedorn. Na-control niya. Walang nagawa si Nur. Tama. Masok siya, ang bodyguard niya, walang baril. Kanya nga pinatama. Nagkaroon sila ng usapan. Parang usapan lang. Pero ayaw pumayag. Sino ayaw pumayag? Ayaw pumayag ni Nur na walang kargada pagpasok ng puerto. Ayaw pumayag ni Gob. Malamang kaya ayaw pumayag ni Gob kasi Puerto Princesa yun. May puerto yun. Puerto Princesa. Bago ka pumasok ng puerto. Puerto. Well, anyway, siya nga, di ba, si Nur Miswari, nung nanalo, nagkaroon ng pondong 13 billion. Billion, ha? Billion. Ngayon, inuugnay ko lang ngayon yung balak na naman ng gobyerno na magbigay ng 31 million. Di ba? Para daw mabawasan ang gulo. Ang tanong, nababawasan ba ang gulo? Proyektong pangkabuhayan. Yun. Anong daw ang sabi? Balog na lang, tama yun. Kahit nga si Senator Jess, sabi nga niya na mas maganda kung ang plano ninyo is Jesus bigyan ninyo. Senator Escudero, sabi niya, mas maganda bigyan ninyo ng road. Ayusin niyo. Hospital. Farm to market. Hospital. Sabi niya, yan dapat ang ibigay ninyo, hindi yung bibigay ninyo cash na ganito ganyan. Mawawala eh. Ang sabi naman ni Deles, ano daw yan, part daw yan ng usapan. Programa ng Administrasyong Aquino sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan program. Alam mo kasi, Beth, yung project na yan, galing yan mismo kay sinatakay kay President Erap eh. Matagal na yan. Galing na yan kay Erap. Yung implementation na dito na. Pag-implement ngayon pa lang, halos ganun din ang ginawa nila. Yung galing naman kay Gloria, ngayon pa lang din nila ini-implement. Yung 5 million naman. Pero kay Bahano ni Era, sa Era, pag sinabing all out war. Siya ang nagpakulong kay Miswari. Yun na nga, during the time of President Era, siya ang nagpakulong kay Miswari. Kaya medyo napigilan yung mga bandido. Huwag na natin sabihin bandido, kundi yung... Medyo, hindi ako magribibili na. Magalit sa atin eh. Sana makatulong itong lumalaban sa ating programa. Sana makatulong itong 31 million pesos na to. Parang matigil na, no? Hanggang saan pupunta yan? Matitigil niya. Ay, sana nga, Bet. Matitigil. Eh, noong pa, ginawa na yan. At noong pa, tumutulong na. Pero hindi nawawala yan eh. Bakit kaya? Iyon ang tanong. Alam niyo ba, dun sa Bikutan Jail, 130. As of last week, ang bilang ng Abu Sayyaf na nakakulong. 100. Saan? 100 sa Bikutan Jail, sa Kampanya. Ah, ngayon? Oo. 130. Mayroon accounted. Ang nakakapagtakaroon, no? Mayroon lalaya, may papalit. May lalaya, may papalit.
Kasi mukda ako doon eh. Nag-interview ako. Sayang naman po'y kulungan eh. Kung walang laman. Kung walang makukulong eh. Kung mga walang titira eh. Ano? Sayang naman yun. Tapos may project pa sila yung pagkain. Oh. Ang laki na kinikita. Uy, laki ah. Ang laki na kinikita pala dyan. May pinitaan dyan. Totoo siya sa alam. Alam niya yun. Pati na niya. Alam na niya yun, Brian. Malaki po ang budget niya yun. Sabi po ni Director Pangilinan sa New Bilibid Prison. Malaki din kinikita. Di po yun ang gusto niya. Ano kasi... Eh, ko lang pwede ko sabihin. Kasi nung pagpasok niya, merong suhol kagad na inaalok sa kanya, pero tinanggihan po. Ganon? Hindi. To be specific, ano? Ang isang preso, ang budget is 60 pesos. A day. Every day. Pero ako mismo, no, nakikita ko yan, yung 60 pesos per preso, mamimili, ang naibibili lang sa isang preso, malaki na yung 30. Oh, ang tanong, nasa sa inyo yung 30? Yung kalahati ng budget, saan napupunta? Warden. Warden. Kasi ang pera, warden, alam mo ba, cash binibigay ang pera sa warden. Ah, yun ang binibigay ng pera. Araw-araw na kamalik eh. Sa warden, hindi sa peace. Oh. Yun po yung magandang... War and peace eh. At yun po yung magandang sinabi ni Attorney ni Director Pangilinan nung pumunta kanina ni Porky sa New Bilibid. Sabi niya, kailangan kasi para magkaroon ng reformation o pagbabago dun sa loob ng bilangguan. Sabi niya, una dapat kaming matinong mga empleyado rito. The problem is kung siya ang matino, yung mga tao niya, yun nga po ang ginagawa niya. Kasi pag hindi niya nalinis yung mga empleyado, hindi mababago din yung mga bilanggo nakakulong po. Pero alam mo, maganda nga yung ginagawa din niya eh. Kasi nabasa ko rin sa internet na yung mga kubol-kubol pala ngayon, hindi na yung mga VIP. Pantay-pantay na lahat. Pero may kubol pa rin. Meron pa rin kubol. Na magagamit na lahat. Sa New Bilibid Prison, ang nando doon, noon pa ha, yung anak ni Juan, yung dating Tihanki, Claudio Tihanki Jr. Kasi medyo kuwan yun eh, no? Ladlad, member ng ladlad. Talagang ano niya, may aircon, may kurtina. Kompleto. Sensitive skin. Yung kay magkakatabi, Tony Sanchez, nakita ko yun eh, napasok sila. Pero si Mayor, maganda. Oh, nandun din. Si Mama Mary. Mama Mary. Paglabas eh, naging ano? Naging pastor. Ano yung mga nagiging pastor niya paglabas? Si Roger Arienda, naging pastor ng Born Again. Mas maganda ngayon. Masarap ang buhay nila doon sa loob. Pero hindi naman po inanin. Pag may pera ka, kamukha ni Halusos, talagang masarap. Pero marami po siyang pinatayo doon. Nakausap po ni Porky. Marami. Tennis court. Sa court 1 million eh. Siya nagpatayo eh. Saka yung kanyang area, akala mo, office talaga ng congressman. Mabigat yung panyan. Yun po yung gusto mong i-ano ni Director Pangilinan na pagkakaiba ng jail saka prison. Sa jail po kasi parang nakaselda lang sila, puro rehas. Pero sa prison po, kagaya ng New Bilibid Prison, parang community na para paglabas nila, hindi naman sila parang layo sa tao. Idalaw ata yung sinasabi niyo, di ba? Hindi. Yun yung living out. Nakaka-roam around sila. Living out na tinatawag, di ba, Mang Rolly? Living out, yung nakaka... Iba yung sa jail, sa BJMP, talaga nakakulong ka. Yun, tama yan. Iba yung nasa New Bilibid Prison, doon parang ang laya. Nga lang, meron kang pader. Merong community na yung community dapat talaga, kung ano yung community sa labas, ganun din lang sana maging community sa loob. Para paglabas nung nakakulong sa New Bilibid Prison o anumang correctional, hindi siya maging masama sa paningin nung nasa labas. Kasi usually, pag sinabing, galing sa Muntinlupa, ang impresyon ng tao, criminal siya, masamang tao. Yun ang gustong baguhin ng bagong director ng New Bilibid Prison. Oo, kasi matagal Na paglabas niya, kaya ang ginagawa pwede nila, na, meron silang sistema ngayon may lalayan 30. Yung lalayan 30, aalamin kung saan sila pupunta. One month before ang paglaya nila, pupuntahan yung community, yung barangay. May lalaya rito galing sa amin ang pangalan na, di ba, Waroli Layog. As in, din siya ito ng 20 taon. Hindi na bang ihalo sa inyo to? Parang ganun. Alam, pagpunta ko, makakausapin yung barangay captain. Tapos, sino man leader doon, ito na bago na to. Mantayin yan. Dinimbre na. Kaya para pagpunta ron, hindi sa manibago, hindi ang tingin ng tao sa... hindi na magbabago yun. Galing sa Muntian eh. Alam mo. Baka iiwasan. Hindi para madali makahanap ng trabaho. Kasi paglabas doon, may skill yung bilanggo eh. Yung nakakulong doon, may skill siya. Hindi pa pwede lumabas na walang skill. Kaya paglabas niya, may trabaho. Sa hindi sa babal sa dati, nagbebenta ng shabu, nagnanakaw.
Kasi kagaya nung araw dito sa Luneta kasi, yung nagmamanid dyan sa Luneta, ang tinatanggap niya, puro ex-combi. Bulag. Mm. Oh. Si Kaduroy ang nag-umpisa noon. Oo, oh, yun. Kaduroy. Si Kaduroy. Lahat ng mga, hindi kayo tatanggapin, dito kayo magtrabaho, doon sa Luneta noon. Kaya ngayon, iba na eh. Oh, alam mo, Porky, yung sinasabi ni Pangilinan right now, mm. ay matagal nang ini-implement, supposed to be, ang modern penology. Mm. Ang ibig sabihin, wala na yung mga bilog na bakal na inahatak. Mm. Talagang reform ang ginagawa dapat sa kulungan. Mm. Mabuti na lang, may director ngayon na yan ang takbo ng isip. Sa kolonya, kamukha sa Davao, alam mo ba na 29,000 hectares ang kulungan doon ng Dapicol. Mm. Sa 29,000 hectares, 20,000 tinaniman ng saging ni Florendo. Grabe. Mm. Ano yung inuupahan? Inuupahan. May bayad. Ang bawat box, mayroong piso. Kanina na pupunta. Yun, yun ang tanong doon. Kanina na pupunta. Sa director. Ha? Grabe naman. Matatawag kasi sinado mo na. Yung mga kaibahan na, actually, aminin mo natin hindi, talagang, ang director, tumatanggap yan eh. Eh, director eh. Kaya sabi nga ni Pangilinan eh, nung umupo sa dyan, nung uno siyang umupo, siguro hindi pa naging isang linggo, meron nang sobra dun sa kanyang lamesa. Ha? Oo. Sabi niya, para saan to? Sa'yo. Halos kalahating milyon yun eh. Masalubong. Oh, eh. Meron din yun. Sinsinyo ho yan. Galing dun sa dalawa. Dalawang supplier. Dalawang supplier. Dalawang preso. Dalawang preso. Dalawa, sabi niya. Eh, ano, balik mo yan. Hindi ko kailangan niya. May pera ako eh. Actually ngayon, naka 34 na siya nung huling usap namin ng mga tiwaling trabahador doon sa New Bilibid Prison tinanggal. At mga bilanggo na nagbebenta ng shabu. Hindi pa ba niya nauhuli? Hindi, talagang iniisa-isa niya hanggang sa pinakamaliit na makuha niya para totally zero. Meron pa dyan, sana maawa niya ang sugal sa loob. Wala na yun. Alam mo ba na about 3 months ago, nagkaroon dyan ng riot dahil sa sugal. Mm-hmm. Ang napatay, 4 na tao, 4 na bilanggo sa medium security, pero hindi na dyaryo. At eto nga kagandaro. Ngayon, sumulat ang maapo siya, up to now, wala pang riot na nangyayari. Yan, o. Ayaw, kasi, mga nililibot niya at kinakausap niya yung mga preso na nakakulong doon. Tsaka dapat dyan ipagbawal yung cellphone. Ano sinasabi niya? Bawal talaga. Sabi niya, huwag muna kayong magulo ngayon dahil sa darating ang panahon, lalaya din kayo. Iba. Education ang itinuturo ng director. Tsaka dapat dyan ipagbawal ang cellphone. Hindi, bawal naman talaga. Dapat kasi hindi textmate eh. Cellmate lang. Sa Manila Times, naman po yung banner headline natin, Government Helpless versus Cybergraph. While the Commission on Audit or COA can very well ensure that the government is not disadvantaged in all contracts it had entered into, state auditors still lack the technical expertise to effectively sniff out irregularities in national and local government contracts involving information and communications technology or ICT projects. Because of this, the chairman of the House Committee on Higher and Technical Education said that the Aquino administration should step up its game to keep up with the times by hiring highly competent technical auditors, including hackers, who can help curb high-tech corrupt practices. Why will you? Pati hackers. Bakit hackers ang yun? Mas magaling yung mga yun. Mas magaling yun eh. Mas magaling yun. Mas magaling yung mga hackers. That's a crime. Saan niya hire mo yung mga crime? Software at hardware yun. Anong logical? Anong logical? Hacker ka. Mm. Criminal ka dapat eh. Ang dami mo nang ginagawang kalukuhan eh. Ang mahirap nga i-prove yun eh, Torni. Kasi mas magaling sinura sa nag-iimbestiga. Dapat hindi nila gamitin yung term na hacker. Di ba? Dapat ibang term na lang. Expert na lang. Kaya lang siya nabansagan na hackers. Kasi yung ginagawa nila na ibang system na nakukuha nila, na pampakinabang, doon kasi sila binabayaran eh. Ang mas para, malaki. Para mahuli natin yung 1.2 trillion na almost budget 1.2. Na natin. Ang may tawag ni si Pinoy eh. Yung gusto niya mangyari sa government, yung 3PP, nakalimutan ko lang yung... PPP? Private, public, partnership. Yan ang gusto mangyari ng ating presidente. Talaga na para talagang makuha natin parang connectivity ng bawat ehensya ng gobyerno. Parang Stradcom na naman yan. Naalala ko yung Stradcom ah. Hindi, pero yung... Actually, ang Stradcom, maganda ang ginawa. Yung PPP. Yung system nila.
Hindi, ang fairness ha, hindi si Strad. Hindi, alam mo Stradcom, na lahat interconnected ang lahat ng government offices doon. Kung meron kang, halimbawa, sa insurance. Actually, MMDA. Pagka sa insurance, MMDA. Makikita mo na agad. Kung may kaso ka, kung may huli ka o wala. Eh, ayaw ni Bill Torres nun eh. Ay, hindi. Kasi ayaw nga. Ayaw bayaran pala. Hindi ayaw ni Bill Torres. Ayaw bayaran. Kung ano ibabayad. Pero question, bakit hindi na o-audit ng COA daw? Hindi na kayang i-audit ng COA itong mga IT, ano na to? Kaya namang auditin yun. Ayaw lang pilitin na makaya. Alam mo, sino po bang makakapagpapili? Hindi ba meron tayong kasabihan na pagka ginusto mo, kaya mong gawin. Pero kung hindi mo gusto, maayaw ka na, tanggihan mo na. Sabi nga ni Everdone, gumawa daw ang COA dapat ng task force para dyan. Na mag-audit. Di ba bago na yung nakaupo? Di ba mahusay yun? May mga malalaking company. Yung bago nakaupo na COA chairman. Oh, si Polintan. Anis yun, anis. Dapat dapat maging mahusay na kanilang performance. Pagka mga anis, ang humahawak sa iba't ibang departamento, suportahan ninyo kayo-kayo dyan sa loob. Yung mga galamay. Yung mga galamay niya. Ikaw ang namumuno na anis, eh suportahan ninyo yung para sa kabutihan ng bayan. Para na ang kita. Ay! Pag sinabing kita, sabihin mo, sir, hindi tama yan. Wangal ka. Eh ano kung tanggalin ka? Kung sa totoo naman at gagaganda na nga buong departamento. Paano Lola, pagka tinanggal ka nga, saan ka kukuha ngayon ng ipakakain sa iyong pamilya? Ay, wag mong sabihin sa akin yan. Maraming mga mga ngatay ng Jablenke. Mga ngatay. Matadero. Matadero. Masko matadero, magtinda ka ng kung ano. Balagay ko naman sa konting puhunan na inutang mo. Tapos babayaran mo, makakapamuhay ka ng masagana. Kesa sinusuportahan mo ang boss mo na mali ang ginagawa. Tama. Di ba? Maging matapang ka. Eh, hindi eh. Yung iba, sige, hati tayo dyan. Hindi. Ay, nako. Kasi bago na nga eh. Bago na ang tanungan. Dati kasi paano itong trabaho. Ngayon hindi na eh. Magkano itong trabaho. Ay, hindi. Kung tunay kang naglilingkod sa iyong bayan, kailangan mo clear conscience. Si Lola, marami na ngang Korean ngayon eh. Lola, mabubuhay ka ng tahimik kahit taghirap. Huwag ka lang gumawa ng masama. Ang mapipinsala ang buong bayan, buong departamento. Okay. Sa Daily Tribune naman, ay ito pinag-usapan natin kanina. The Daily Tribune, Deles, 31 million going to non-existent ABB. Malacanang and its Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Chief Teresita Deles may just be giving away 31 million pesos to a non-existent rebel group that was once tagged by government as the Alex Bongkayaw Brigade or ABB. No matter what new name Deles has given the claimed beneficiaries of the 31 million funding program. Malinaw yun. Malinaw. Ang dami kasi nagko-question ngayon kung bakit. Ngayon, kasi yung ABB na yan, for one year, non-existent na yan eh. Wala na eh. Tapos bigla, bakit ngayon bibigyan sila ng mga kabuhayan? Yan ang liquidation squad ng... Sa metro, paano? Yan ang liquidation squad ng CPA. Saan nila pinagbasihan na doon ibibigay? Non-existent. Buwat nung mapatay si Hector Mabilangan sa Santo Tomas, Batangas, humina na yung ABB eh. Kasi siya leader eh. Yung mga Sparrow unit na dating ano. Pero alam mo, hindi naman masama yan eh. Kung mapupunta talaga sa mga dating rebelde na gusto magbago. Pero non-existent. Ay, yung problema, yung hindi naman wala naman yung grupo ngayon. Wala na nga eh. Maglalabas ka ng ponte, may masakit yan. Saka ang tanong, paano nila na-identify? Kanino bulsa mapupunta na naman yan? Yun ang problema. Diba? Unlike, kamukha nung kasi, binabasehan lang kamukha kay Dante Buscaino, binigyan si Dante Buscaino, yung sa Cordillera ba? Tapos si Nur, binigyan ni Laspag. In fairness, papasok na naman tayo ng bagong Laspagan. Yung sa Cordillera kasi, CPA. Binigyan talaga sila for livelihood. Up to now, they are now registered doon sa SEC, yung kanilang organization. Kagaya ngayon dito, at identified eh, kung sino bibigyan mo, siya pupunta ngayon. Pero ABB, malabo yun. Pero kung talaga ano, kung gusto talaga ng government sa pamamuno ng ating presidente, pwede naman mawala yun eh. Kung talaga bibigyan mo, kasi ang hanap lang naman eh, magkatrabaho.
isang matino pamamahala. Mm-hmm. Diba? Lala, isang magandang magandang komunidad. Hindi mo pwedeng gawin ni Pinoy. Diba lalabas yan, payroll yan? Not payroll. Ang problema nga kasi, Porky, hindi magagawa ng presidente kung ang kanyang under mismo na may hawak ng departamento ay hindi gumagawa ng pag-anon. Diba? Si Pinoy, okay. Dapat ang problema sa presidente. Yung nga inaano natin eh, dapat magkaroon siya ng mata sa bawat departamento. Mata? Ang maglalabas siya. Kasi yun yung mata na yun, yun yung gagawa para sa ano eh, para magsumbong sa presidente. Eto to. Dito pa pwede. Ay, sumbungero. Maganda. SS yun. Yun ang SS. Sige, magagawa. Hindi naman maiikot ni ano, hindi naman maiikot ni Pinoy yung buong departamento ng gobyerno. At saka ang inisyatibo talagang manggagawa sa presidente. No, no, ano tawag nun yung kapanahon na hapon? Makapili. Bayong, bayong. May bayong at may bayong. Alam mo, dapat ang may trabaho dyan. Isa dyan, executive secretary. Diba? Presidential management staff na naman. COA. Yung COA dapat talaga mapatino yan eh. Kasi ano ba, yung malalaking kumpanya, hindi naman talaga nagbabayad halos na eksaktong buwis yan eh. BIR yun, BIR yun, hindi nagbabayad ng buwis. Ay, dapat yun, dalawa tandem yan eh. Ang Commission on Audit, tsaka ang BIR. May mga naka-assign sa mga company. Para alam nila. Oo. May naka-assign na COA, tsaka ano, BIR. Meron talaga yung bawat isang, ano, bawat isang ahensya, bawat isang korporasyon. May naka-assign dyan kung sino mag-audit. Meron yan eh. Alam mo, tama yung sinasabi ni Porky eh. Hindi ang tawag natin isang mata, kundi isang efficiency expert sa bawat departamento. Kasi sa Amerika ganun eh. Bawat company merong efficiency expert. Yun eh, paikot-ikot lang, tinitingin yung flow ng dokumento, yung galaw ng mga... Parang internal affair, parang ganun. Kasi pag may umigot, Rolly, matatakot ang isang kumpanya yun, na gumawa ng katarantaduhan. Kasi makakasuhan sa madodoble yung babayaran niyang buwis. Yung misa dati nagbabayad siya ng 1 million. Asya, sino ba naman kumpanya na, di ba? Ang laki ng babayaran mong buwis, tapos may lalapit sa'yo, boss, kaya kong gawin ng kalahati lang yan. Bahati tayo. Galing ha? Bayaran mo lang ako ng ganito. Ito, sosobra sa'yo. May ganun? Pero kung may mag-iikot yan, matatakot yung may-ari. Pero hindi ba masusulan yan? Hindi ba masusulan yan mag-iikot na yan? May nag-iikot naman ha? Di ba? Sige yung sa iikot pa rin. Eh, ano yan? Dito yan siya. Kung anis siya talaga. May kikwento sa inyo. Ha? Isang malaki eskwelahan sa atin. Eskwelahan. Most populated. Ito nanggaling sa pera na sa buwis. Alam mo kung paano yun? Ganito eh. Si Hans Menzi, merong 2 million na babayaran supposed to be nung araw. Iniligtas nung isang tax expert. Ano mo sino yan? Francisco Galupan. Paano niligtas? Galupan. Yung may-ari ng UAE. Binababa yung babayad sa gobyerno. Ginawang puhunan yung iba ni Francisco Galupan. Itinayo yung maliit na UAE ang estudyante 160 at that time. Hanggang lumaki na lumaki. Galing sa supposed to be ibabayad sa BIR. Pero... Okay naman, kasi malaki-malaki na yun. Pero hindi po yung public, di ba? Ang sakit na pala, di ba yun? Oo, pero lumaki. Alam mo, talking about population, tayo number 12, most populated na tayo rito. 94. Uy, 7 billion child was born. 94 na 97. No, 97. Ipinanganak kahapon, yung 7 billion child. Si Daddy Kamay Kamash. Ang laki, ha? Ang dami na natin. 7 billion din. Ang dami na natin. Ah, kaso nga, hindi pa naipapas yung RH bill. Babalik na naman tayo ro. Mahirap pag-usapan yun kasi pati sila, hindi magkasundo. Oo, puro bigay lang tayo ng opinion. Hindi naman din tayo sa kanino ba si presidente doon sa RH bill? Ano yung style niya ro? Wala pa sinasabi. Wala sa gitna. Wala pa na sinasabi. Kasi pero dati nung siya congressman, anong siya senador? Tutuloy siya ro'n. Oo, tutuloy siya ro'n. Eh, siyempre, presidente siya. Hindi na, ipagpapatuloy niya na siguro yung ano ro'n. Kunyari, hindi niya alam. Hindi, pagpalagay natin na ang gusto niya, hindi na lang, mananahimik na lang muna siya. Tapos hindi siya makakampanya. Kung sino yung kwan talaga. Hindi siya makakampanya. Kung sino may gusto ng, anong gusto ng karamihan. Di ba? Mm-hmm. Parang ako, kahit ako presidente, sabi ko, no, ganyan ako. Pero sa ngayong panahon na to, bahala kayo, mag-usap muna kayo dyan. Kung ano yung kwan, maganda. Nag-inhibit siya. Kasi may mga grupo. Pero talaga bang ang pagdami ng populasyon eh, lalong dadami ang magiging mahirap? Ay, pumporme yun. Alam mo, meron ako sa kaibigang mayor ah. Sino yan? Sino mayor? Diyan siya. Huwag sa puwerto. Sa Puntakbang. Wala rin niya ngayon. Wala rin siya ngayon sa mayor puwerto. Alam nyo,
umangat ang Rodriguez Rizal dahil sa tao. Hinako, walang gusto tumanggap sa mga squatter eh. Dali mo dito sa akin. Pakikinabangan ko siya. Pati basura. Pati basura. Anong ginawa niya? Kaya nga lang. Kaya boto. Yung tao kasi, not the boat, hindi yung boto eh. Yung actually, nakatatlong term siya, hindi yung boto eh. Bagay, magaling naman yan eh. Magaling, ginawa niya, yung lahat ng hinakot na tao na nanggaling sa kanya, yun ang ginamit niya na magtatrabaho doon sa Rizal. One good example is China. Ang laki ng populasyon ng China, pero mayaman sila. Kasi kailangan mo lang naman gamitin eh. Bigyan mo lang trabaho. Correct. Yung kikita no, yung kikitain no, mapupunta sa ano eh? Sa tax ng bayan. Kikita kayo ng bayan. May magagawa ka ngayon na para sa project mo, nalang isa pa, livelihood. Gumawa siya ng maraming livelihood eh. Magtanim ka rito, mag-alaga ka rito, inya, bibigyan ka ng bayan. May pabahay, sir. Tsaka yun ang bayaran. Tsaka doon sa Rodriguez, yung isang mayor, wala doon nakapasok ng malaking kumpanya ng mga fast food. Correct. Kasi ang inisip niya, pag pinapasok ko rito, mapaano yung aking mga kababahay na nagtitinda ng lechong manok? Lechong baboy. Lechong baboy. Hindi na sila makakababa pag meron doon lid dyan. Pag meron doon dyan, magkaya mag-dodal doon. Alam mo maganda yan, dapat maging self-sufficient talaga yung bansa, na ikaw tumayo ka sa sarili mo, hindi mo kakailanganin ng ibang bansa para ikaw magpuproduce ka para sa sarili mo. That is the good example. Pero bakit si Binay noon, nung siya ang mayor ng Makati, hindi niya pinapasok ang isang chain? Binay pa chain. Rin naman po ngayon. Ah. Hindi, yung McDo, hindi niya pinapasok eh. Ah, McDo. No, ano panahon niya? Dahil pumasok. Pumasok? Nag-aagkagulo sila doon. Aroli, sabi, pag Makati pinag-uusapan, tanong niyo dito. Bakit yun na? Ano yung ito ni Dor? Okay. Tanong lang mo yung nandiyan. People's Tonight naman po, 0.5 million leads to... For Ram. 0.5 million leads to... For Ram killers. Uy. At least for Ram Revilla's killers, now probably... Hindi yan ah. Parang mali yan. Muammar Gaddafi felt. paayos mo na yung saan. Oh, okay. Pero ano, 500,000 pesos yung ano pabuhay. Inilaan ni Senator Bong Revilla, doon sa makapagtuturo. Kalahating milyon. Pero may dalawang suspect. Oh, nanahuli na. Ay, kaapat daw yun. Okay. Sabi ka, mag-anak daw. Kaanak ang pumatay kay Revilla. Hindi pa buo yung apat na tinutugis nila. Kaya sabi ni Senator Bong Revilla, naglaan siya ng 500,000 piso para mahuli pa kung natitira ako. Kung sino talaga yung pumatay kung sa kanyang kapatid. Kasi ang dalamhati yung senador, yung dati Senador Ramon Revilla Sr. Mabigat sa kanya eh. Ito maganda. Pinag-uusapan natin yung nasa banner ng headline eh. Narimate. Ito, annulment. Ipapapile ni... Naku! Mani, malapit na laban. Alam mo, nagugulat ako. Bakit pagka tuwing may laban si Pacman, lahat ng mga issue pinapatay. Meron akong nabasa sa Sarangani, nagpatayo pala si Pacman ng isang building. Nagpatayo siya ng isang tower or radio station. So may community dyan. But wala siyang kahit isang permit na kinuha. Nagulat na lang daw yung mga tao roon. Na, yun ang sinasabi nila na, bakit naman ang aming congressman? Siya pa ngayon ang violator ng isang batas. Lawmakers or law. Alam mo, mahina dyan. Yung mayroon sa Sarangani, ay ngayon, sinabi naman din, Mayor Inumay, si Antonino. General Santos yun eh. Jensen. Oh, Sarangani siya sabi mo eh. Iba yung Sarangani. Pagka ganyan nga raw, dapat mapaila ng kaso si... Going back sa banner ng People's Tonight, tama na to. 0.5 million leads to 4 Ram killers. At least 4 Ram Revilla's killers now probably know how Muammar Gaddafi felt during the deadly hunter's turn. Hunted must have found their movements painfully limited. Lest they be spotted by the police who already know what they did last Friday of by informants in a frenzied race to help solve the case and get hold of the 0.5 million reward.
Ano? Parang feeling ni Muammar Gaddafi nung hinahanap. Hinahunting siya nung mga ano. Ganun din ba? Ganun din ang mga ramdamin. Ginawang halimbawa. Kala ko nagka-rumble-rumble yung ano natin. Halimbawa pala yun. Pero ano, Miraculous daw ililibing siya. Miraculous ba dum? Dudong. Yan ang mahirap. Yan ang mahirapan. Alam mo kasi ang dami nila magkakapatid eh. 88 daw ang magkakapatid yan. Ayahin nila yun. Ayahin na. Alam mo kaganda doon sa 88. Ano problema sa 88? Magkakasundo yun. Kung walang ano doon, walang inggitan doon. Para sa anak ni Boy Asistio. Ang dami anak ni Boy Asistio eh, pero pag nagsama-sama yung walang rambulan doon, kumbaga nagmamahalan sila. Subaybayin yung mga buhay ng may buhay. Ang talaga. Ang mundo'y sumasaya. Good morning, kuya. Okay, sarap.